Hello mga guys. Si Kapiber Burn nga po pala ito ulit. Pakikita ko sa inyo ang ating repair area. Kasi dito sa ating sink, nagkaroon siya ng konting black sa gilid na to. Kaya kinakailangan nating repairin. Nagkaroon siya ng konting guhit na black. E ang customer natin ay quality. Wala ni isang alikabok. Dapat all gel coat finish po yan. Kaya itong isa, napilitan tayo mag-repair. Ayan. Na-repair na po. Sprayan po natin ito ng gel coat. Halos manipis lang na gel coat para matabi nga natin yung ano. Ang tapos po nito, magsasanding tayo ng ano lang siya, konting 240, 400, 800 at saka 12 hanggang 15 para may balik natin yung gantong kulay. Ayan. Kailangan din kapag medyo magpipaint ka dito sa mga area-area na repair, coveran mo na yung parte ng product na hindi mo mapipinturahan kasi pagka napinturahan siya, mahirapan ka pang maglinis. Gaya nito, kinubirang may cover siya, then linis niya pa rin ang ilalim, di ba? Yan, kinubirang ko. Hindi naman ito kailangan. Ayan. Bali, yan lang sa sandingin mo. Ito lang, dito lang tayo magliliha. Ipa-plot natin tong kulay na to. Then, kapag pumareho na, saka natin i-bapping. Sa kapag nag-spray nga pala kayo ng pintura, lalo na kung puti, maselan to kasi puti. Hindi kailangan ng ano. Kailangan mo na talaga napakalinis niyan. Linisin mo ng gusto yung re-repairin mo parte. Pati yung spray gun mo, napalinis. Linisin mo ng gusto para ang kulay magpantay. Kasi mahirap yung minsan yung mga kulay nito sa puti, lalo na kung puti, hindi nagpapantayan pagka medyo marumi yung gamit mo. Bago mo siya isprayan, napunasan maigi. Yan, ito. Pakikita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin mamaya sa finishing. Yan, pakikita ko yung finishing. Yan, susunod natin yung finishing. Tapos sanding water, then bapping. Yan. Sink up po ito. Ito. Itong sink na to, marami pong order ito. Gato lang po siya, kasimple. Pero kailangan super quality. Super quality. Wala dapat mga black nakahalo dito sa ano, kahit alikabok na maliit yan. Wala siyang high quality baga kung itong product na to. Pakita ko sa inyo mag-repair. Wait lang. Okay. Magsimula natin yung repair kayo mga kapiber. Ito yung ano, tinanggal ko na yung mga papel. Yan. Ang tatanggalin natin ay itong ito yung jugtungan na ito dito. Yan. Ang unang gagawin natin, apply natin ang acetone. Ito. Isang kamela kasi. Kaya ano. Bakit natin pinupunasan ng acetone? Itong inisprayan ko na repair. Alam nyo kasi sa ibang nakaka-relate sa mga skinning area, bago mo masanding ang resin, punasan mo muna ng acetone. Ayan ang pinaka-technique dyan. Ayan tip dyan. Kahit sa skinning na yan, kung na mo problema ka ng lagkit, bago ka magsimula, punasan mo siya ng acetone. Ito ang pinakamahalaga. Yan, tip ko yan. Kasi nagmo-moist ang resin. Nagmo-moist ang gel coat. Lahat ng mga moist niyan, yung pag-dry niyan, nasa ibabaw yung lagkit.
Kaya sandingin mo siya agad. Hindi po pwede kasi masasanding mo siya pero malagkit. Yan, yung sanding mo talagang gitata ng ano yan, lagkit. Ang pinaka-tip dyan, kumuha ka ng basahan, acetone, punasan mo. Halimbawa ganyan. Yan, natanggal ko na yung lagkit. Yan. Ang ibig sabihin, kapag wala na lagkit, pwede ka na mag-sanding. Kung nag-sanding ka, testing ko ah. Testing ko lang. Ito, linis to ah. Kita nyo, wala na siya lagkit. Konting sanding lang. Ito pinaka the best sa nagagawin mo kung nag-i-skidding ka. Yan, punasan mo muna siya ng acetone. Yan, yan ang tip ko sa mga nagsasanding ng labas. Ito, repair lang kasi ito, pero parehas lang ang proseso. Yan. Ang punasin siya mo yung iki, pwede ka na mag-sanding. Kapag repair naman, ang pagsasanding mo, kailangan may wood ka. Soft lang kasi ang pagsanding ng repair na yan. Yan. Lag ka lang sa ano. Bali, itong, nandito yung repair natin. Nandito yung repair natin, di ba? Yan. Ang pinaka-tatanggalin natin yung kanto, tapos yung guntig-guntig dito, yun lang paplati natin. Kapag plat na siya, okay na siya. Kaya ang bali magiging sanding natin, para matanggal yun dito, ay puro paganto lang. Puro paganyan. Yan. Kasi ipaplat natin yung dito. Pagka naplat mo na siya, yan, puro paganyan lang. Yan. 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 Kapag na-plat na natin siya mga ka-fiber, ito na dito yung kanyang joint. Sanding natin puro pag ganyan lang din. Huwag sobra-sobrang sanding. Huwag sobrang todo power. Kasi 243 lang to, 240. Ang gamit natin sandpaper. Kapag nasobrang ka, black na naman siya. Ilabas na naman yung fiber niya. Yan. Kaya soft touch ka lang dito. Yan. Ganyan po ang paraan ng pagsasanding ng repair. Kailangan may technique yan, hindi basta-basta magsasanding. Kapag okay na, yan, makita mo na okay na, tigil ka na, ready ka na sa susunod na sandpaper na 400 by water. Yan. Yan po technique dyan, ka-fiber, sa repair area. Kung may mga katanungan kayo, message na lang kayo sa Lucky Pinoy Fiberglass. Marami na tayong tip dyan na kailangan talaga natin sa pagpa-fiber. Ito po yung kailangan natin . Ito kasi pong product natin isa kailangan ng quality. Yan. Hindi kailangan ng bawal yung mga maitim-itim na konti. Bawal yung may mga petches na itim. Kaya pure white ang gusto ng customer. Kaya yung nanditong line namin tinanggal ko. Yan. Kung ibang mga katanungan ka-fiber, mag-PM na lang kayo at sasagutin ko lahat yan. Yan. Okay, susunod naman dito ay kapag na-plat ko na, sanding paper naman. Ano guys, ginamit natin ang 800. 1.5. Ayan dito. Ayan dito natin 2,000. Check natin kung may scratch pa. Kapag wala na scratch, pwede na tayo mag-wapping.
Pwede tayo mag-bopping. Hand-dropping na tayo. Ating kamay. Ganito na proseso ng pagbawapin ng carbon fiber, skinning, pati pag-sanding. Kumatay basahan. Ayan. Okay na po siya. Di ba? Na-repair na natin siya agad. Yan. Support lang po sa Lucky Pinoy Fiberglass page. Marami po tayong i-upload na video.